Ang sabi, and false prophets will appear and deceive many. Marami rong mga false prophets ang darating. At madadaya naman tinagtan. Ilagay mo yung verse 11. Ilagay mo yung verse 11. Mga pastora, taas mo po yung verse 11 po. Yeah, yung verse 11 lang po. Saglit lang po. Yan po. Tinan mo to, ha? And many false prophets will appear and deceive many people. And deceive many people. Kaya tanong ninyo, bakit yung mga kulto, ang dami-dami rin nila? You know, yun ang sagot eh. And deceive many people. Talagang marami talaga silang madadaya. Nakikinig pa po ba tayo? Marami silang madadaya talaga. No? Verse 11. Hanggang verse 12. Hanggang verse 12 na ba tayo? Hanggang 14. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Dahil daw sa titindi ang kasalanan, marami raw ang manlalamig. Alam mo, alam palatandaan ang malapit nang dumating si Kristo, malapit nang magunaw ang mundo, malapit na ang end of the world. Marami ang manlalamig. Marami. Verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Sino yung nakatayo ng matikas? Siya ang maliligtas. Ito pa ho ba rito? And this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Bago daw dumating ang katapusan ng mundo. May katapusan ng mundo, ha? Baka akala nyo walang katapusan ng mundo. Hindi, itong mundo, babaguhin lang ito. Hindi po, may katapusan ng mundo. Nililiwanag ko lang po sa inyo. Ayun, ang daming versikulo. And then the end will come. Laging may end, may the end eh. Parang pelikula yan. May start, merong the end. Kaya ang inaakala ninyo na ang mundo ay babaguhin lang ito, mali po yun. Yung mukha natin na babago. Ipa-facial mo, pero ang mundo hindi babaguhin niya. Gugunawin ang mundo. Amen. Walang matitira sa mundong ibabaw nito. Ay, saan tayo titira? Sa langit? Amen po ba? Sabagat ang sabi ni Christ, John 14 verse 1 pababa, kung nasaan ako, nandun din kayo. Amen. Taga saan si Jesus? Taga langit. Taga doon din tayo. Amen po ba? Hindi tayo titira sa mundong ibabaw nito dahil ito'y gugunawin tayo po ipapasok ng langit. Amen po ba? At yung mga versikulong yan, yan na po ang totoo. Totoong interpretation. Amen po ba? Balik tayo sa ating text o sa ating team, yung pamagat natin, yung title natin. Balik tayo. Yan. What does the Bible says about earthquake? No? Ano po? Ano ang sinasabi ng Biblia patungkol sa earthquake? Number one. Tingnan natin yung number one. Yan. Earthquake will surely occur in various places. Binasa na natin yung Matthew 24:7 na yan. Sigurado talaga na ang earthquake ay magaganap sa iba't ibang panig ng mundo. Di ba sa may Bali, Indonesia, ilan ang namatay sa tsunami? Ilan? Daming namatay ito. Noong 1990 sa Baguio, ilan ang namatay buwan ng earthquake? Ang daming namatay ito. Ito na naman sa Bohol at saka sa Cebu, ang dami na namang namatay. Itatayo raw nila uli ang mga churches, Catholic churches. Eh kahit itayo nila uli yun, babagsak na naman yun. Sa kabilang banda, huwag silang magagalit sa akin, hindi totoong mga church yun. Amen po ba? Yun ay tinayo ng mga Spanish na sinakot tayo ng napakahabang panahon. Mabuti na lang, may Jose Rizal, may Andres Bonifacio, and other heroes ng ating bansa noong unang panahon na nagbuwis ng buhay para mapalaya ang ating bansa. Isipin mo, sinakop tayo ng mga Spanish, piligan tayo ng relihiyon na hindi naman sa Diyos. Tinawag tayong mga Indio. Isipin mo yung sarili nating bansa, ginawa tayong alipin. Isipin mo yung mabuti nilang merong Rizal na bumalik ng Pilipinas at nag-aalay ng buhay para sa bayan. Amen? Alam mo ba, ang no-limitangkiri ni Rizal ay nagmula sa Biblia? Yes! Yung no limit angry, ibig sabihin niya, touch me not, huwag mo kong salingin. Ito yung sinabi ni Mary Magdalene o ni Jesus kay Mary Magdalene. Nung nag-resurrect si Christ,
Ahawakan siya ni Mary Magdalene. Sabi ni Christ, no limit ang kire. Touch me na. Huwag mo ako sa dingin. Kaya si Jose Rizal ay nakapagbasa ng Biblia. Basahin mo yung sinulat ni Rizal sa mga babae, sa mga taga-Malolos. Masyadong mabigat yun dahil sa mga parayli. Sabi niya, si John di Baptist na nagbautismo, walang bayad. Bakit kayo may bayad? Special pa. Galit na galit sa kanya, mga Katolik pare. Kanino anak si Maria Clara? Kanino anak si Maria Clara? Kay Padre Damaso. Noon pa man na in-expose na niya ang maling gawa ng mga parayli. Hello! Mananatili pa ba tayo sa relihiyong ibinigay ng mga Hispanics? Hello! Bumalik na tayo sa totoong aral. Amen? Sa aral po ni Jesu Cristo. Balik na tayo. Earthquakes will surely occur in various places. Verse number 2. It is a sign and it reminds us of the second coming of Christ and the end of the world. Palatandaan yan at nagpapaalala sa atin na totoo merong second coming at meron talagang kawakasan ng daigdig. Hello? Nakikinig pa ho ba tayo? Kapag nakakita ka ng rainbow, anong palatandaan yun? Hindi nagugunawin ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Pero pag nakabalita ka ng earthquake, palatandaan yan na merong second coming at merong the end of the world. Nakikinig pa ho ba tayo? It is a sign and reminds us of the second coming of Christ and the end of the world. Number 3, life here on earth is not eternal. Ang buhay sa mundong ibabaw na ito ay hindi pangwalang hanggan. Sino rito ang mabubuhay ng 100 sa mundong ito? Mahirap yan, di ba? May tao ba ho ba rito? Sino ang mabubuhay na wala hanggan sa mundong ibabaw na ito? Meron ba? Wala. Walang mabubuhay na wala hanggan sa mundong ibabaw na ito. Life here on earth is not eternal. Basahin natin yung 2 Peter chapter 3. Yan. Above all, you must understand that in the last days, scoffers will come, scoffing and following their own evil desires. They will say, where is this coming? He promised. Ever since our ancestors died, everything goes on as it has since the beginning of creation. But they deliberately forget that long ago, by God's word, the heavens came into being and the earth was formed out of water and by water. Verse 6. By these waters also the world at that time was deluged and destroyed. Alam ba ninyo na ang ating katawan ay marami rin tubig? Hello? Alam mo ba na ang malaking bahagi ng ating katawan ay tubig? Alam mo ba na ang malaking bahagi ng daigdig ay tubig? Yes. At ang tubig na ito ang nagpalubog sa mundong ibabaw na ito noong unang panahon dahil sa kasamaan ng tao. Kaya ngayon na naman, sumasama na naman ang mga tao. Ang mga bakla ay nagpapakasal sa lalaki at ang mga lalaki nagpapakasal sa babae o ang babae nagpapakasal sa tomboy. Kaya si Representative Edsel Dagman Jr. na dating konsehal ng District 4 Quezon City, ngayon ay representative ng Albay, nagpapalabas siya ng isang bill na yung mga nagsasamang mga bakla sa lalaki at tomboy sa babae dapat daw magkaroon ng conjugal property na kapag naghiwalay ay parehas ang katian. Isipin mo nga naman, no? Nakikinig mo ba tayo? Anong klaseng batas yan? Hello? Parang sinasabi na inaayunan ang same-sex marriage. Oh. Alam mo ba mismo sa Pilipinas eh, merong tomboy na pastora? At ang tomboy na pastorang ito ay nagkakasal sa mga tomboy at babae? Ito mismo sa Pilipinas yan. Kaya lang, hindi legal yun. Pero ginagawa po yun, amin po ba? Ngayon, pasamanan naman ang daigdig na ito. Anong sabi ng Biblia sa verse 7? Ito, verse 7. By the same word,
the present heavens, pag sinabi mong present heavens, ito yung mga ulap at mga lalagyan ng mga stars, mga moon and mga sun. Anong tawag mo sa kanila? Yung sun, moon, and stars. Yung mga sun. No? And earth are reserved for fire. Ayan, no? Ano ang gugunan sa mundo sa dating na panahon? Apoy. Being kept for the day of judgment and destruction of the ungodly. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like a thousand years, and a thousand years like a day. Tinatanong natin ng Diyos, bakit ang tagal naman ng paghuhuko? Kasi iba ang panahon ng Diyos, iba ang panahon natin. Isang araw sa Diyos, thousand years sa Kanya. Nakikinig pa ho ba tayo? Oh, isang araw sa Diyos, thousand years pala sa atin. Naunawaan niyo ako? 1:1,000. 1,000 years sa atin, one day lang kay Lord. Ganun. The Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Misan may nagtatanong sa akin, yung bigla ang mamatay at mga salit din, ligtas mo ba siya? Ay nabubuhay siya sa kasalanan. Kaya ang hirap talaga ng salit din eh. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi natin alam kung makapagsisipan ng makakapagsisipan o hindi. At least, pag yan ay naratay sa higaan, nagkasakit yan, nangayayat, tinaningan ng doktor, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Pinagsisisihan ko na po ang lahat. May chance pa. Eh kung sa atin din, ang hirap nun. Kung titingnan mo ang sa atin din, napakaigli ng chance para sa kaligtasan. Yes! Nakikinig pa ho ba tayo? Bigla. Ano-ano ba yung mga sa atin din na tinatawag bigla ang kamatayan? Singa? Yung lumangoy, biglang nalunod, no? Oh. Nasagasaan. These are sudden death. Masyadong maliit ang chance niyan for repentance. Ha? Bangungot. These are sudden death. Mga sudden death po yan. Bangungot. Pagkalunod. Nasagasaan. Ikaw nabundol, ikaw nasagasaan. Sudden death yun. Kaya ang kinakailangan talaga kung magbabalik loob ngayon sa Panginoon kayo na eh. Dahil hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Life here on earth is too short. Now you see, now you don't. Yes. Now you see, now you don't. Isang tatay yung umiyak sa harap ko dahil sa pasaway na anak niya. Isang araw, upo ako yung anak na yun. Para sabihin ko sa kanya, huwag ka nang maawa sa tatay mo na iyak ng iyak. Maawa ka nila sa sarili mo na wala kang direksyon. Walang direksyon ng buhay mo hanggang ngayon. May asawa ka na, may anak ka na. Binubuhay ka pa rin ang tatay mo, nakasandig ka pa rin sa tatay mo. Alam niyo ba na ang mga magulang kahit na anong sama ng anak, ang magulang ay nariyan pa rin para tumugon sa mga anak. Alam niyo ba yun? Hindi nakakatingin sa magulang. Minsan magpabunga ka lang yung mga magulang, pero at the end of the day, tumakbo ka sa magulang, hindi ka mabibigo sa magulang. Amen? Amen po ba? Lalo na sa mga magulang na taga-Kingdom of Jesus Fellowship. Amen? Amen. Palakpakan natin ng Panginoon. Kaya ang sudden death, napakadelikado niya. Yung bigla ang kamatayan. Kaya may chance pa. Actually, kayo mismo rito, hindi ko nasasabihin kung sino sa inyo rito. Na-text nyo ako eh, mga kapag-anak sa buhay, napuntahan ko sa limbo. Pinatanggap ko bago mamatay. Napuntahan ko sa veterans. Napuntahan ko sa may hospital dun sa may Muntinlupa. Napuntahan ko sa isa avenue bago namatay. Pinatanggap ko. Matapos mong patanggapin, tigong ko. Oh. Hindi mo ka nabibiro. Alam mo ba na bago mamatay isang tao? Ako, nakita ko na yan eh. Siya ay hihinga pa ng isa pang mapatinding hinga bago siya mamatay. Yes. Makakarating ka pa ng isa pang hinga.
At nakita ko na rin ang mga doktor at ang mga nurse. Kahit patay na ang mahal mo sa buhay para hindi ka mabigla, lalagyan pa rin ang pump yan, ipapump mo pa rin yan. Habang pinapump mo, akala mo humihinga pa rin. Pero alam ng nurse, alam ng doktor, wala nang buhay yan. Hindi ka na bibiglain. Pinapump mo, akala mo buhay pa yan. Yes, nakita ko na po yan. Maraming beses ko na po nakita yan. Lahat na yata ng ospital sa Metro Manila at karating na probinsya, napuntahan ko na yan. Lahat na yata ng cemetery sa Metro Manila at karating na probinsya, napuntahan ko ng lahat yan. Nakarating na po ako riyan. Pinapump pa yan. Akala mo buhay pa. Makalipas ang mga ilang sandali, panahon na sabihin ng nurse at ng doktor, patay na po yan. Hindi ka lang binigla. Yes! Nakita ko yan eh. Pinapump po, lalagyan pa kunwari ng pampam dito, pampahinga, gaganon-ganon yung tiyan. Pero patay na yan. Hindi ka lang bibiglain ng doktor at ng nurse. Tapos sabihin, wala na po, patay na po yan. Sa may iya kayo. Bakit ngayon ka lang namatay sana noon pa? Napakatagal ko namang nagdusa sa iyo. Pinaputi mo ba ang buhok ko? Pinadangas mo pa ako? Alam mo, ang hirap maging Ilonggo eh. Ang tatay ko taga Mambusaw Capiz eh. Ang nanay ko taga Alen Samar, taga Northern Samar. Actually, salita ng nanay ko, bihalo ng Bicol yun. Kaya lang, since taga Samar siya, dalawang alam salita niya, magaling siyang magwaray. Magaling din siya ng salita nila sa Alen Samar. Pero talaga salita nila, biharang Bicol na. Kaya ako, hindi ako marunong, hindi ako magaling salita ng Bisaya, pero naiintindihan ko. Hindi pa ako pwedeng kibenta. Alam mo, nakakatakang, alam mo ang problema ng pakilonggo ka? Sa Ilonggo, no, sa Mambusaw Capiz sa amin. Pag sinabi, pumanaw, alam mo, sa Ilonggo, ang pag sinabi pumanaw, hindi pa namatay, umalis pa lang. Pumanaw siya. Ibig sabihin, umalis. Kaya nakakatakot, umalis pa lang, panaw na. Opo, umalis pa lang, panaw na. Totoo! Tumingin kayo sa akin. Hindi ka sigurado paglabas mo ng bahay, uuwi ka pa, nabuhay ka. Baka umuwi ka, nakakabaong ka na. Hindi po ako nagbibiro. Hindi po ako nagbibiro. Kaya tama yung mga Bisaya, pag alis, panaw na. Hindi tayo nakakasiguro na ang mga mahal mo sa buhay, pag alis niyan, pagbalik niyan, buhay pa yan. O baka nga, hindi na makatungtong sa bahay ninyo yan. Totoo, di ba maraming umalis ng bahay, hindi nakabalik ng bahay? Bakit? Saan pinaglamayan? Sa basketball court, sa barangay, sa chapel, sa punerarya, hindi na nakatuntong uli ng bahay. Yes, this is not a joke. Kaya tama yung mga Ilonggo, pumanaw, nagpanaw siya. Paano kagod? Paano na? Kaya pag yung mga kamag-anak ko sa buhay, nag-uusap mga Ilonggo, paano kinakapanaw ko eh? Paano na eh? Ituloy natin yung pagbasa. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with the roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Alam mo yung mga sa atin din, parang magnanakaw yan. Alam mo yung barangay captain sa amin, sa maikling sandali, naging kaibigan ko yun. Nagkakaroon tayo ng favor sa kanya. Pero nagulat ako, patay na pala siya. Atake sa puso. At kanina, mapunta kami rito, nagulat na naman ako kasi yung mekaniko namin, mekaniko rin pananay ka o mekantaso na dati namin congressman sa Marikina. Na siya ang ama kung bakit naging city ang Marikina. Si Omi Candaso na isa ring broadcaster. Patay na rin pala, atake sa puso. Sipin. Nakikinig pa ba tayo? May kamakailan lang, inaalok pa tayo niya. Doon daw tayo sa kanyang private swimming pool, magwa ng baptism. Yes, libre. Hindi ko tinanggap kasi maliit. Sa loob ng bahay niya yun.
inaalok niya sa atin na doon tayo magkuha ng baptism, libre, hindi ko tinanggap. Dahil nga maliit yan. Marami tayong miyembro eh. Amen? Buong mundo tayo. Amen? Sa Burlington lang, ang dami nating miyembro, di ba? Itagdag mo pa rin sa may... Ano yung street ni gawain natin sa Makati? Ha? Ailo? Oh, isipin mo. Eh ngayon, patahin na. Isipin mo. At hindi lang yun, yung end of the world, the second coming, it will come like a thief in the night. Parang magnanakaw. Sabi nga sa isang iglap, sa isang isap mata. Sa isang isap mata. Sa pagtunog ng trumpeta, sa pagtunog ng trumpeta, si Jesus ay darating na. Sa pagtunog ng trumpeta, isang tunog lang ng trumpeta yan. Hindi ko alam kung ilang tunog. Pero sa pagtunog ng trumpeta, maririnig ng lahat yan. The second coming of Christ will come. Nakikinig pa ba tayo? Verse 11, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives. Kung gugunawin daw ang mundo at maipaigli na ang buhay ng tao at ang second coming of Christ ay maaaring mangyari any moment from now, anong buhay daw dapat tayo? Dapat daw matahal at maayos ang pamumuhay. As you look forward to the day of God and His Spirit is coming, that day will bring about the destruction of the heavens by fire and the elements will melt in the heat. Tuloy natin ang pagbasa. But in keeping with this promise, we are looking forward to a new heaven and a new earth. Yung new earth na yan, hindi ito yan ha. Ang new earth na tinatawag ay nandoon yan sa langit where righteousness dwells. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found this flat, spotless, blameless, and at peace with Him. Kaya alam niyo, na totoo lang, ako nagpapasalamat ako sa Diyos, no? Itong cellphone ko, latest model ito ng Sony. Wala pang lumalabas na bagong model ng Sony, di ba? Ng Xperia. Ito yung latest model. Nakakaranas ako ng mga latest model. Pero alam mo ba, hindi ito ang mahalaga sa lahat eh. Amen po ba? Alam mo ang pinakamahalaga sa lahat, pumasok ka ng langit. At ang mahalaga sa lahat, ang ating mga mahal sa buhay, pumasok ng langit. Yes. Kaya kung dahil sa pag-aaral, nawawala ka sa Diyos, itakwil mo na ang pag-aaral. At kung dahil lang sa iyong minamahal, mawawala ka sa Diyos, itakwil mo na ang iyong minamahal. Napakahalaga ng buhay at ang kaligtasan ng buhay. Nakikinig pa ho ba tayo? Kagabi habang ginagawa ko yung sermon, nag-search ako sa YouTube. Tinignan ko yung mga camera, yung mga CCTV ng earthquake. Tinignan ko siya. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam mo, kaawa-awa ang mga tao. Sabi nga sa balita, habang nagmimisa yung pare sa patay, yes, sa isang simbahang Katoliko, bumagsak ang simbahan nila, pipig yung karo. You see? Patay na, pinatay pa. Isipin mo, sasakyan na sa patay, dinurog pa. Ang lupit. Kapag dumating ang kamatayan, napakalupit talaga. Kahit na wala kang pera, gagastos ka. Yes! Gagastos ka talaga kahit na wala kang pera. Mas mura ang mabuhay kaysa mamatay. Tama? At kung magkaminsan, alam mo, pag namatay ka at may nakapatay sa'yo, magkano lang ibabayad sa'yo? Napakamura ng buhay. Yes! Napakamura. Magtatawaran pa kayo. Hindi ko kaya bayaran ng ganyang kamahal eh. Pwede ba tawaran? Nagtatawaran pa. Patay na, nagtatawaran pa. Napakasakit. Amen po ba? Kaya ang sabi ng Biblia, mabuhay tayo ng malinis, madal sa harapan ng Diyos. At makipagbati tayo sa Diyos. Paano bang makipagbati sa Diyos? Lord, bati na po tayo. Patawarin mo na po ako sa aking kasalanan. Magsisisi na po ako ng mga kasalanan ko. Magsisisi na po ako. Nagsasama po kami, hindi kasal. Maghihiwalay na po kami. Yes! Dahil hindi naman kami totoong mag-asawa. Kung mag-asawa kami, magpapakasal kami.
nakikinig pa mo pa tayo. Yes! Yung mga naglilipin. Ito, sarili ko na to, wala itong sulsul sa akin, ha? Kung hindi kayo magpaparasal, pwede bang maghiwalay kayo? Maghiwalay kayo! Anong karapatan yung magsama? Hindi naman kayo kasal. Ngayon, kung magsasama kayo, abay, magpakasal kayo. Ang dami niyo pang hinihintay. Hinihintay niyo pang mamatay muna kayo at mamatay na impyerno. Nasasabihin mo, pwede mo magpakasal kami kahit patay na siya? Ngayon ko na-realize, dapat magpakasal na kami habang nasa kabaong siya. Paano ba makakasagot ng idol yan? Eh, patay na yan. Hello! Ayaw, hindi naman kayo magpapakasal. Maghiwalay na muna kayo. Sabihin mo, iwas nita. Iwas nita, iwas nita. Ngayon, kung talaga tayong dalawa, maghihintay ka po ng dalawang taon, tatlong taon, limang taon. Magpakasal na kayo kaagad. Narinig mo ang preaching na ito. Magpakasal ka na! Mura-mura ng kasal eh. Itaapaw ba rito? Mura-mura ng kasal eh. And this is a true story. Nag-house-house ako sa may kamyas. Nag-house-house ako, lahat ng, yung mga isalit ng kamyas niya, no? In-house-house ba yan? Meron dyan si Brother Chito, Bisaya din, taga-Eastern Samar. Nagsasama sila ng asawa niya, hindi kasal. Nung narinig yung preaching ko, nagpakasal na kaagad. Yes! Inayos yung buhay. Ngayon, nasa Samar, nagpapasko. Pinapadala natin ang DVD. Eh, ngayon, tagal-tagal nyo na naglilipin, di pa kayo nagpapakasal. Ayaw mo pala sa mukhang yan, di mo hiwala yan. Ayaw mo kasi mainit ang panahon, pagtaglabig, tatanggapin mo na naman. Hello? Eh kung nadampa ka dyan, hindi pumamon ka, di ba? Nadampa ka pala eh. Hindi pumamon ka. Kaya inuulit ko, walang natulsun sa akin. Yung mga nagsasama dyan, ang hindi kasal, ang ayaw niyong magpakasal, maghiwalay kayo, iwas nila. At kung kayo naman ay magpapakasal, magpapakasal na, bilisan na ninyo! Alam mo, dati si Brother Abed, nagkasabuyan eh. Totoo! Di ba, Brother Abed? Alam mo, Brother Abed, ako itinuturing ng marami na masamang pastor. Pero alam mo, Brother Abed, alam mo kung paano kita pinuntahan ng pinuntahan kaya sa kamagpunta, di ba? Kabite, nagpunta kayo, di ba? Pinuntahan kita, pinapuntahan kita. Tama o mali? Bigyan mo nga ng mikropono. Bigyan mo ng mikropono. Tumira ka na, sa ka ba tumira sa Quezon sa Makati? Di ba pinuntahan kita? Oo, sa Kamatsilya. Nagsusugal ka, di ba? Isipin ninyo, maaari ituring ng iba na napakasamang pastor ko at direktahan akong magturo. Pero tingnan ninyo, sino ang pastor na inaalala kayo, na hinahagol kayo, tinetext, pinupuntahan kayo, tinatalo, binibisita kayo. Kahit saan kayo makarating, kahit saan kayo makapunta, pinagagalitan ko nga yung mga kapatid eh. Ano sabi ko kay Maymay? Si Maymay, yung malingkit, yung mapaya, yung maniwang. Sabi ko kay Maymay, 1 week before birthday nila, ipaalam mo naman sa akin. Lagi mo sinasabihin si Pastora Chiki, mga kapatid natin, i-text mo sila. Lagi mo i-text kahit maubos yung note natin. Paalalahanan mo siya na laging dumalo. Para sa tingin ng marami, hindi ako masamang pastor ako, pero inaalala ko kayo. Kung mga kapagkamisan nga, nagbe-birthday kayo, hindi niyo ako iniimbitan. In all your end pa naman, ang sarap nun. Ang lapit pa naman sa amin doon, ha? Dejak. Kasi minsan nagbe-birthday kami, hindi rin namin kayo naiimbitahan eh. Kasi biglaan din kasi yung minsan eh. Masyadong bigla. Agay ng birthday ni Jay ay nung sa Donya Pecos, di ba? Ole, ole. Hindi namin sinasadya yun. Basta alam namin na meron kami mga kasama na ililibre kami, maghahaponan kami. Ay, naging advance celebration na pala yun.
Na totoo po lahat ng sinasabi ko. Lahat kayo rito, hindi ko na po isa-isahin. Lahat kayo rito, inaalala ko palagi. Si Ate Tona, si Ate Tona. Ayun ang Ate Tona. Ate Tona, napakalayo po ng Hacienda Concepcion. Nakarating po oras para mag-Bible study. Tama po? Opo. Oh, isipin po ninyo. Di ba nakako kayo sa Diyos, man na pag namatay asawa niya, maglilingkod na kayo sa Panginoon? Opo. Pero hanggang ngayon, patay na asawa niya, pero kayo maglilingkod. Alam mo ba, Ate Tona, nung namatay ang asawa mo, nandun ako? Opo. Nagbigay ako ng tribute, alam niyo po ba yun? Opo. Isipin ninyo. Kahit ganito lang yung pastor na ito, Dani, nag-alaga talaga ito ng maayos sa tupa. Kahit saan mo kayo lumalok ng bundok, pinapunta ko kayo. Bigyan mo yung versikul kayo, bigyan mo yung mikropono kay Gerard. Bigyan mo. O, oh, di ba, Gerard, hinabol kita kaysa kayo ito, Vera, di ba? Opo. Nakanakatira noon sa ato parang ito, parang paris. No. Pero nagpunta kayo ng ismo, di ba, kung hinabol kita, di ba? Opo. Kahit mas minamahal mo yung Grand Matador Light, di ba? Opo. Kasing pa nga. Kasing ka pa nga, di ba? Hanggang pumasok ka ng tao, gamapit, di ba? Opo. O, pero, hinabol pa rin kita. Opo. Hanggang si Rupi na asawa mo na, sila talaga ang asawa mo eh. Di ba pinunta ako kayo sa ospital, di ba? Opo. Natutulog pa ako. Natutulog ka pa, tumulog pa ako para bigyan ng pangalan yung anak mo, di ba? Opo. Kasi ang haba. Haba kasi. Hindi ako ng biro.